Itanong mo kay Prokali Quran at Biblia ang sasagot. O kayong mananampalataya, sino man sa inyo ang tumalikod sa kanyang pananampalataya, si Allah ay magdadala ng mga tao na ipapalit sa kanila, na kanyang mamahalin at magmamahal sa kanya, na mapagkumbaba sa mga sumasampalataya, na matatag laban sa mga hindi sumasampalataya, na nakikipaglaban sa landas ni Allah at hindi kailanman nangangamba sa paratang ng mga nagpaparatang o naninisi. Ito ang biyaya ni Allah na kanyang ipinagkakaloob sa sinumang kanyang maibigan, at si Allah ay sukdul sa kagandahang loob, ang ganap na maalam. Quran, Sura Al-Maida, at ang aya ay 54. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Lari. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nanonood po sa ating palantunan, nakikinig, at samahan nyo kami sa loob ng isang oras sa pagsagot, sa pagtalakay ng mga questions na inyo pong ipinadala sa amin. At sa muli po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan. Ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ito po ay matatagpuan sa panulukan po lamang ng Ruales at Sinsot Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Amin pong iniimbitahan ang atin pong mga kababayan mga Kristiyano na dumalaw po sa ating tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association, upang sa ganun tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol po sa pananampalatayang Islam. Libre po ang pag-aaral na ginagawa sa ating tanggapan, wala pong bayad, at ito po ay aming paghahandog serbisyo para sa ating mga kababayan. At of course, itong ating palantunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo po lamang ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito sa ating palatuntunan sa radyo. Live din po tayo sa aking Facebook sa www.facebook.com/brokhalidsanchez. Yan po, live tayo, Brother Alkaka. At pwede kayong magpadala na inyong mga questions dyan. Comment nyo lang or ang inyong mga kung ano ang kanilang opinion, Brother Alkaka, ano po sa ating palaruntunan. At huwag nyong kalimutang i-like naman yung ating Facebook page, fan page natin, no, Brother Alkaka. Yes. At of course, nawa po ang biyaya ng dakilang tagapaglikha ay laging sumatin, lalong-lalo na doon sa ating mga nakikinig at nanonood saan mang dako dito sa mundo, mapa live stream, radio, Facebook, sa inyong lahat po, no? At sa mga nais namang maging bahagi ng ating palantunan, maliban sa pwede kayong magbigay ng inyong mga komento sa ating Facebook, pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga questions. Ang atin pong hotline number ay 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. At sa muli po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bangan niyo po sa ating palatuntunan ngayon ang mga mainit na mga paksa na ating tatalakayin. Ibibigay ko kay Brother Akaka yung ating mikropono para sa kanyang mga greetings. Brother? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallam ala abdika wa rasulik. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Yaqulullahu azza wa jal. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, At kailanman ang iyong Panginoon ay hindi magwawasak sa isang bayan o pamayanan hanggat hindi siya nagsusugo sa kanilang bayan ng isang sugo na nagpapahayag sa kanila ng aming mga tanda. Gayun din naman, kailanman ay hindi kami magwawasak ng isang pamayanan maliban kung ang mga tao nito ay mapaggawa ng kamalian, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nais ko po kayong batiin ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At sa lahat po ng mga kababayan naming mga Kristiyano na walang sawang sumusubaybay sa ating programa, brother. No? Yes. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay muling magsasama-sama sa loob po ng isang oras hinggil po sa pagtalakay sa mga maiinit na talakayan, no? Tungkol po sa Islam, na ang talakayin, ang katotohanan, Quran at Biblia ang sasagot. Yeah. Take it away, brother. Okay, yan si Brother Alkaka. At bago po tayo magsimula, brother, nais kong bigyang daan po yung aking mga greetings naman. Binabati ko si Sister Donna Gary, si Brother Omar Reyes Banyas ng Kingdom of Saudi Arabia. Yun. Si Brother Jen Valdez ng Kingdom of Saudi Arabia. Si Brother Yani Omal ng Kingdom of Saudi Arabia. Si Brother Abdullah Gayak ng, hindi naman sa Kingdom ito, Brother Akaka, dito lang sa Cotabato City. Opo, pero parang... Akala ko na huwag. Ang sunod, bro, sa Kingdom of ano, bro? Cotabato City. Ayan, kung sakaling meron kayong mga pangailangan sa construction, mga materials sa construction, sabay huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Ayun. Puntahan ninyo ang hardware ng ating kapatid na ito, dyan sa may Mabini po yan. Sa may Mabini Street, Cotabato City, Cotabato Central Hardware na pinagmamay-arian ni Brother Abdullah Gayak. Ayan. Pinabati ko rin si Sister Yolinia Creencia Guevara ng London, isang tagapakinig natin, Brother Akaka, sa England, sa London siya. Alhamdulillah. Masya. So yan po ang ating mga greetings. At sa mga marami nag-comment sa Facebook, no? Hindi ko lang makita kasi malayo yung cellphone ko at yung text, yung font, hindi ko mabasa. Maganda sana kung mabasa ko rin, no? Yung mga comment ng ating mga brothers na nanonood. Anyway, sa ibang pagkakataon, inshallah. At isa pang panawagan ni Brother Zao Buludan. Merong isang gaganaping reunion ng batch 1999, mga 99ers. Ito ay sa Cotabato City. Ito yung mga estudyante ng Cotabato City National High School, Rojas Site. Isang reunion ang magaganap, batch 99. December 26 po yan, alas 10 ng umaga. Ito ay gaganapin sa Granis Garden Resort, Upper Capiton 2, Maguindanao. Ang contact person nyo po, kukontakin nyo lang si Mr. Ferdinand Dadigan. Ang kanyang cellphone number ay 0930-60-76998. Ulitin ko po, 0930-60-76998. Ayan, para sa karagdagang kaalaman hinggil sa gagawing reunion
reunion ng batch 1999 ng Cotabato City National High School Rojas site. Ang panawagan yan ay galing kay Brother Zawawi Buludan. Yan. Ayun. So, bago tayo magsimula, Brother Akaka, nais kong pahapyawan itong nangyaring pagpatay. Siguro, alam mo rin siguro ito. Yes, Brother. Isa sa mga ambassador ng Russia, no? Ewan ko kung gaano katotoo ito, pero kalat ito sa mga balita sa media, bro. Internet, sa internet, no, sa online community, kalat na kalat itong nangyaring pagpatay sa isang ambassador ng Russia doon sa bansang Turkey. Sa Ankara. Yun kasi yung capital city niya, Brother Akaka. Yung Ankara sa Turkey po yan. At I do not know kung gaano katotoo yan, pero parang totoo naman siguro dahil mga reliable news network naman ang nagbalita, Brother Akaka, no? Yes, bro. At dahil nga sa nangyaring pagpatay ng ambassador ng Russia doon sa bansang Turkey, abay, marami sa mga kapatid natin ang natuwa, Brother Akaka, no? May mga nababasa tayo, mga comment sa social media na tuwang-tuwa itong mga kababae, mga kapatid natin, mga Muslim. Hindi naman lahat, yes, pero marami ang natutuwa sa pagpatay ng ambassador ng Russia. Siguro dahil sa pangyayari ngayon na kung saan itong Russia kasama ang bansang Syria ay binubomba nila. Binubomba nila, bro. Yung Aleppo. Yes. At dahil nga sa pagbomba ng Russia at ng gobyerno ng Syria sa Aleppo, maraming mga namamatay doon ng mga Muslim. Yes. Ng mga kapatid natin. At may mga bata pa, mga babae, matanda, ganyan. So, ito ang tinitingnan na marahil dahil sa pangyayaring ito ay isang paghiganti itong ginawa ng isa sa mga sundalo ng Turkey at binaril nga sa likod itong ambassador ng Russia, Brother Akaka. Maring ganun, no? Galit siya. So, dahil sa bagay na yan, maraming natuwa, hindi naman lahat ay masaya. Maraming natuwa, maraming nagsabi ng inshallah Jannah. Kasi namatay din naman yung bumaril, Brother Akaka. Pinatay din ang pulis yun. Ayon doon sa nakita natin mga sa picture, ano po. Well, ito ang nakakalungkot, Brother Akaka, sapagkat dito sa mga ganitong pangyari ay dito natin nakikita yung sino sa ating tayo ng mga nagsasabing Muslim ay nakakaintindi talaga sa Islam na reliyon. Dito natin makikita eh. Sa mga ganitong situation, madalas ay nakikilala mo kung sino yung nakakaintindi sa Islam at sino yung hindi nakakaintindi sa kanyang reliyon. Kasi maraming natuwa, meron ding hindi natuwa. At doon pala maintindihan mo sino yung ignorante at hindi sa Islam. Huwag sana magagalit yung ating mga kapatid, lalong-lalo na doon sa mga natuwa. Pero ang katotohanan po niyan, hindi po gawain ng isang matinong Muslim yan na siya ay papatay ng ambassador. Hindi gawain ng isang matinong Muslim yan. Ulitin ko po, hindi po gawain ng isang matinong Muslim na siya ay papatay ng ambassador. Kahit na ang ambassador na ito ay kalaban, ay nanggaling pa sa bansa na kumakalaban sa iyo. Yan po ang totoo dyan. Kahit siya ay galing sa bansa na nakikipagdigma sa iyo, hindi gawain ng isang Muslim na siya ay papatay ng isang ambassador. Kaya nga minsan nagtataka ako, Brother Akaka, Muslim ba talaga yung bumaril? Lalong-lalo na nag-react yung ating mga kapatid, masaya sila. No? Hindi ako masaya. Dahil bakit? Bawal sa Islam yun. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbawal
sa mga Muslim na napatayin ang sinumang ambassador, emissary, yan, diplomats, bawal sa Islam yan. Hindi lamang sa Quran, sa Quran yan, bawal din eh, na pumatay ng mga taong inosente, hindi po ba? Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tandaan niyo to. Sa panahon na kung saan nagkaroon ng giyera sa pagitan ng propeta at ng Quraysh, no? Nagkaroon ng giyera, pero bago nagkaroon ng giyera sa pagitan nila, nagkaroon din sila ng tinatawag na kasunduan. Kasunduan. Nasa kasaysayan 'yan, nasa biography ng propeta 'yan, nasa Siratun Nabi 'yan. Mm-hmm. Nagkaroon ng kasunduan sa Hudaybiyah. 10 taong treaty ba, sa pagitan ng propeta at ng mga kalabang Quraysh. Pero hindi umabot yung 10 taon, na break yung treaty. Mm-hmm. Yung kasunduan, na break yun, no? Nasira yung kasunduan. Sinira ng mga kalabang Quraysh. May mga namatay doon. So, dahil sa pagkasira ng kasunduan o treaty sa pagitan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga Quraysh, ginawang ambassador, take note, ng mga Quraysh si Abu Sufyan. Di ba? Yes. Ano ang ginawa ni Abu Sufyan? Abu Sufyan, brother Akaka. Siya ang ginawang ambassador ng mga kalabang Quraysh. Mula sa Makkah ay naglakbay si Abu Sufyan, pumunta ng Madina at kinausap, nakipag-usap sa propeta na muling ayusin yung nasirang kasunduan. Kasunduan. Kalaban eh. That time, kalaban na sila, di ba? Yung si Abu Sufyan. Pwedeng patayin ng propeta yung ambassador na dumating. Ang tanong, pinatay ng mga tao ng propeta Muhammad, bro? Hindi pinatay ito, brother Kaka. Dahil nga ipinagbawal ng propeta na patayin ng sino mang Muslim ang ambassador, diplomats, emissary, messenger, kahit na ito'y galing sa bansang kumakalaban sa iyo. O ito pa, sa panahon ni Musaylimah, kilala ng mga scholar yan. Actually, nagkasundo ang mga scholar ng Islam dito, Brother Kaka, na hindi patayin ang mga diplomats, ambassador na yan. Sa panahon ni Musaylimah the Liar, isang Arabo na nagpakilalang propeta, no? Sa panahon ng propeta yan, nagpadala siya ng ambassador doon sa propeta. Nagpadala siya ng ambassador, Brother Kaka, upang ipakilala ang kanyang sarili na siya ay propeta. Sa galit ng propeta, sabi ng propeta, kung hindi lang bawal patayin ang ambasador, pinugutan na kita ng ulo. Sabi ng propeta, kung hindi lang bawal patayin ang ambasador, kaya ipinagbabawal na patayin sa Islam yung ambasador. Diplomats, emissary, messenger, bawal yun. Allahu Akbar. Isa yan sa mga taong bawal patayin, ipinagbabawal ng propeta. At ang ating maluwalhating Quran ay malinaw sa puntong iyon. Sa chapter 17 at ang aya ay 33, ganito po ang sinasabi. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Yan, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At huwag ninyong patayin ang sinuman sa tao na ipinagbabawal ni Allah, malibang ito ay sa makatarungang paraan. Except sa makatarungang paraan, yung hak. Pero utos ng Allah, bawal patayin yan. Yung ambassador, bawal patayin yan. Yan ay reported by Abu Dawud, sahi na hadith yan, Brother Akapa, number 2761. Yan. Para sa mga gustong makakuha ng reference doon sa hadith na yaon, na bawal silang papatayin. Ngayon, siyempre siguro maintindihan natin, Brother Akapa, nagawa ng isang Muslim yun dahil sa galit niya sa Russia, no? Mm-hmm. Minsan kasi, kapag kasobra na yung ginagawa ng mga kalaban, abay, hindi mo na naiisip na inosente ang taong ito, pero alam mo na siya'y Russian. Pero kasi
hindi siya yung ano, pero kasi katribo niya o kadugo niya o sabihin natin kanasyon niya, no, siya na lang ang pagdiskitahan mo kahit na hindi rin naman talaga siya. Yes. So yung emotion niya, no, sa isip niya siguro ay yung galit yung nanaig sa kanya, ba? Oo, napatay. Oo. Eh ngayon, imbis na ikay makatulong, uh-huh, ay hindi ka nakatulong, baka lalong lalala yun. Di ba? Baka lalong lalala yung problema. Eh paano kung lalong bumbahin ang bumbahin nila ito? Di ba? So hindi ka ngayon nakatulong. Ikaw ngayon ang nagpalala ng situation. Hindi po ba? Ang Islam po ay justified na religion ito. This is religion of reason. Hindi ito relihiyon ng mga tanga, mga ignoranteng tao. Hindi mananagot si Pedro dahil sa kasalanan ni Juan. Ganun ang prinsipyo natin eh. Oh. Ambassador ng Russia yun sa Turkey. Wala siyang pakialam doon sa gawain ng taga-ambassador ng Russia doon sa Syria. Ang trabaho niya is doon sa Turkey. Anong pakialam niya doon? At saka hindi siya nag-decide sa mga gera. Ambassador yan eh. Yan ay nagdadala ng, yan yung kumbaga, messenger, no? Siya yung, sa isang bansa, siya yung representative ng bansang yaon, doon. No? Sa Pilipinas, ang presidente, bago makadeclare ng gera, kailangan muna ang permission ng Congress. Eh. No? So basically, ang gera sa Pilipinas, kung makikidigma ang bansang Pilipinas, eh merong liability ang mga congressman dahil sila ang magbibigay ng permit ang Congress para makipaggera ang presidente, parang ganoon. Sa Russia hindi natin alam sapagkat hindi natin alam yung ano nila, sistemang panggobyerno. Ngunit isa lang ang ano dito, the point is hindi gawain ng isang matinong Muslim yan. At kung mayroon mang isang Muslim siya at masaya siya sa pagkamatay, mayroon pang nagsabing inshallah Jannah, paradise daw, Allahu Akbar. Minsan ay gamitin din natin yung ating pag-iisip, no? At gawin nating ibabatay natin sa gawain ng propeta at sa Quran yung mga pangyayaring ito, no? Huwag tayong agad-agad na magbigay ng ganong klaseng parang kumakampi ka kaagad, no? Brother, Alkaka? Tama, bro. Oo. Yun po ang aming pananaw dito. At hindi, ang programa namin, hindi natutuwa sa ginawa niya. At hindi rin naman kami natutuwa sa nangyaring pagpatay ng mga Muslim sa Aleppo. Of course, nagigisimpatiya kami sapagkat mga kapatid natin yan. At ang pinakamaiging magawa natin ay ipagdua sila. Ipagdasal sila, nawa ay matapos na ito at sa mga nangamatay sana tanggapin sila sa paraiso. Yun ang pinakamaiiging magawa natin. Huwag tayong gumawa ng isang hakbang na bawal sa Islam. Halimbawa, dumating sa Pilipinas yung ambassador ng Russia, hindi ba, Brother Akaka? Dahil ito yung kalaban ng mga Muslim, patayin din natin yung Russian na ambassador, di kay si Putin darating sa Pilipinas, di ba? Hindi, napaka-illogical ng mga ano yun. Saan kinuha yung ganong klaseng mga prinsipyo, ganong klaseng mga ano, reason, which is very much un-Islamic. Allahu Akbar. Buksan natin ang ating isip sa Islam, mga kapatid. Yun lamang po ang aking masabi at tayo ay magpapatuloy na, Brother Akaka, sa pagsagot ng mga katanungan. Unang tanong galing kay 0916 10 84 734. Sabi niya ganito, bakit kaya sinasalubong ng mga Christians, particular ang mga Roman Catholics, ang Christmas Day tuwing hating gabi ng December 24, samantalang doon sa Bethlehem ay kung saan isinilang si Jesus ay sa paglubog ng araw nagpapalit ang petsa? Yun ang kanyang katanungan. Actually, hindi lamang sa ano yan eh. Kaya nangyari na
sinasalubong ang December 25 sa hating gabi ng December 24 sapagkat itong mga kababayan natin, mga Kristiyano, ang ginagamit nilang kalendaryo ay yung tinatawag na solar calendar. Solar calendar. Hindi yung lunar calendar. Yung solar calendar, which is the Gregorian calendar, nagpapalit po yan ng petsa tuwing hating gabi. Hating gabi nagpapalit yan. Unlike sa lunar calendar, shall we say sa Islam, we are using lunar calendar, eh, paglubog ng araw, doon kaagad, calendar, bro. Doon nagsimula ang pagpapalit ng petsa. Oh. Yun ang ano doon, rason doon. Pero hindi naman malaking ano yun eh. Hindi malaking problema para sa akin yun, Brother Akaka. Ang pinakamalaking problema dito, hindi yung pagpapalit ng petsa. Sa pag-celebrate nila ng Christmas Day sa hating gabi ng December 24, hindi yun. Ang pinakamalaking issue dito para sa akin is yung pag-celebrate mismo ng December 25 as Christmas Day. Napapanahon ang topic na ito eh dahil yes, napapanahon. Ilang araw na lang, Brother Akaka? 23 ngayon, bro. 22 ngayon. Ah, 22. Oh, 22. 23 bukas. And then 24, 25. Christmas Day na. Na ayon sa paniniwala ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, itong December 25 ay birthday di umano ni Hesus Kristo, peace be upon him. Alayhi salam. Yan daw ay kanyang birthday. Kapag birthday, ito ang araw ng kapanganakan. Yan ang pinakamalaking issue doon, Brother Akaka. Yes. Yung pag-celebrate ng December 25 bilang birthday ni Jesus Christ. Bakit nasabi ko po na yan ay pinakamalaking, in fact, malaking problema yan eh. Alam mo, Brother Akaka, itong pag-celebrate ng December 25, ito ay tadtad ng paganong pananampalataya. No, tadtad ito ng paganong pananampalataya. Maging aware sana yung ating mga kababayan dahil punong-puno ng paniniwalang pagano itong pag-celebrate ng Christmas. Astagfirullah. Bakit natin nasabi ito? Bago dyan, doon tayo sa petsa ng kapanganakan ni Jesus Christ. Wala pong nakatala sa dalawang aklat na ito, Quran o Biblia, wala pong nakatala doon na si Jesus Christ ay ipinanganak sa December 25. Which is, yan ay panahon ng taglamig, brother. Yan ay snow time. Doon sa bansang Israel, kahit sa Saudi Arabia, taglamig ngayon doon. Yes, taglamig, bro. Taglamig. Umuulan pa ng snow ice sa disyerto eh. No, mantakin mo sa desert ko, umuulan ng ice eh. So, December is winter time. This is snow time. Maraming snow nagkalat sa Middle East, sa Jerusalem, kapag ka-December. Sa Quran at Biblia, walang sinasabing December 25 ang petsa ng kapanganakan. Pero, batay sa Quran at Biblia, malalaman mo bilang isang mambabasa ng Biblia, na hindi Disyembre ang panahon o di kaya sabihin natin petsa ng pagkapanganak ni Jesus Christ. Ulitin ko po para maliwanag. Batay sa Quran at Biblia, malinaw. Kahit na walang petsang nilagay dyan na December 25 na siya ipinanganak, ngunit malalaman mo na siya ay hindi ipinanganak sa Disyembre, sa buwan ng Disyembre. Malalaman mo, Brother Akaka, kung anong merong sa situation. Kung anong merong sitwasyon yan. Yeah. Paano ko po nasabi? Ganito po, unahin natin ang sinasabi ng maluwalhating Quran bago ang Biblia. Ganito po ang sinasabi sa Quran, sa Suratul Maryam, Brother, umpisahan mo sa 16. Ito ay hanggang 26. Ito yung kwento ng pagkapanganak ni Kristo ayon sa Quran. Alamin natin kung ano yung mga senaryo dito nung si Kristo ay ipinanganak ayon sa Quran. Ano yung mga panahong ito?
Ganito po ang sinasabi. Umpisahan mo bro sa 16 hanggang 26. Ikra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما رقيا قالت أنى يكون لي غلام ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Bago dyan, brother, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, yung isang brother natin sa Saudi, si Brother Buisan, nag-comment siya na umuulan daw ng ice ngayon sa Saudi. December ngayon, di ba? Yes, bro. December ngayon. Oh, umuulan ng ice. Yes. Ito, alamin natin kung anong panahon ito, pinanganak si Kristo. Panahon ba ito ng tag-ulan ng ice? Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Basa. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat, ang Quran, tungkol kay Maria, nang siya ay humiwalay muna at mapag-isa na malayo sa kanyang pamilya sa isang lugar sa gawing silangan. Mm. Siya ay naglagay ng lambong upang pangalagaan ang kanyang sarili sa kanila. At aming isinugo sa kanya ang aming ruh, ang anghel na si Gabriel. At siya ay tumambad sa harap niya sa anyo ng isang ganap na tao. Siya, si Maria ay nagsabi, katotohanan ako ay humihingi ng kaligtasan mula sa pinakamahabaging Allah laban sa iyo kung ikaw ay may pangangamba kay Allah. Ang anghel ay nagpahayag, ako ay isa lamang sugo mula sa iyong Panginoon upang ibalita sa iyo
ang tungkol sa handog na isang matuwid na anak na lalaki. Yes. Siya, si Maria, ay nagsabi, "Paano ako magkakaroon ng anak na lalaki? Gayong wala pang lalaki ang nakasaling sa akin. Gayun din, ako ay isang malinis na babae." Siya, si Gabriel, ay nagpahayag, "Kaya't ito ay mangyari. Ang iyong Panginoon ay nagwika. Ito ay magaan sa akin at nais namin na italaga siya bilang isang tanda sa sangkatauhan at isang habag mula sa amin. At ito ay isang bagay na napagpasyahan na sa pag-uutos ni Allah." Yan. "At siya ay nagdalang tao sa kanya. At siya ay pumaroon na kasama niya ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan." Nagdalang tao si Maria, kay Kristo. Saan siya pumunta, Brother Akaka? Sa isang malayong lugar. Tapos, anong nangyari? "At ang sakit ng panganak ay nagsadlak sa kanya sa tabi ng puno ng palmera." Allahu Akbar! Manganganak na siya, Brother Akaka, nandoon sa tabi ng puno ng palmera. Alamin natin kung may bunga o wala yung puno ng palmera. Ituloy mo, Brother Akaka. "Siya ay nangusap, sana'y namatay na lamang ako bago ito nangyari sa akin. At ako ay nakalimutan at naglaho sa kaninumang paningin." "At ang sanggol na si Jesus o si Gabriel ay nangusap sa kanyang paanan na nagsasabi." Anong sabi niya? "Huwag kang manimdim. Ang iyong Panginoon ay nagkaloob ng isang dalisdis ng tubig sa iyong paanan." Kakita mo, may i-imagine nyo na lang po, merong puno ng palmera, and then may dalisdis ng tubig sa paanan ni Maria. Tapos may puno pa ng palmera. So alamin natin kung itong puno ng palmera, may bunga ba ito? O sige, tuloy, Brother Akaka. "At iyong ugain ang puno ng palmera sa iyong harapan." Ugain, ha? Yes. Talagang mag-exercise pa siya nito. Nahirapan ka na ngang manak, uuga-ugain mo pa yung puno. Mahirap gawin ng isang ano, no? Isipin mo, buntis, Brother Akaka. Pero alam nyo, ito, maiba muna tayo, Brother Akaka. Yes. Ito pala, itong sinasabi ng Quran, dapat pala talaga itong mga babaeng mga manganganak, mag-exercise yan sila. Kapag yung malapit na silang manganak, Brother, katulad ng ginawa ni Maria, dahil sa utos ng Allah, na bago niya ipinanganak si Jesus Christ, nag-exercise pa, inuuga-uga niya, para exercise yun. Yun ay nakakatulong pala para madaling ma-deliver yung, mapalabas yung bata, yung baby. Di ba yan ang pinapagawa ng doktor sa mga delivery room? Yan yung payo nila, bro, sa mga buntis. Allahu Akbar, payo ng Allah yun. Payo lang, doktor yan, pero bago pa nagbigay ng payo ang doktor, ang Allah nauna na nagbigay ng payo. Allah. Kapag buntis, ugain mo. Mantakin mo yung puno ng palmera, malaki yan eh. Parang puno ng hiyug yan eh. Ugain mo yun, malaking exercise ang gagawin mo, Brother Akaka. Aba, hindi ko magagawa yan. Hindi ako buntis eh. Hindi ko kayang gawin yon. Pero si Maria, masya Allah, no? Ugain niya. Sa mga tweet, bakit niya uugain, Brother Akaka? Bakit niya uugain ito? Upang, tuloy tayo, Brother Akaka. Bakit niya uugain? "At dito ay malaglag ang mga sariwa at hinog na bunga para sa iyo." Allah. Kaya pala pinapauga sa kanya yon, dahil dito malalaglag yung mga sariwa na bunga. May bunga pala, may Brother bunga. Akaka. Yes. Sariwa pa. Allah. Sariwa pa, ha? Tuloy mo, Brother. "Kaya't kumain ka at uminom at maging masaya. At kung ikaw ay makakakita ng sinumang tao, iyong sabihin, katotohanan ako ay nagtalaga ng pag-aayuno sa pinakamahabagin Allah. Kaya't ako ay hindi makikipag-usap sa sinumang tao sa araw na ito." Okay. So, ang punto dito, si Kristo, nung siya ipinanganak, panahon ng tagbunga ng punong palmera. Palmera. Sa makatwid, hindi ito winter. Sapagkat ang punong palmera, hindi yan siya namumunga sa panahon ng taglamig. Hindi yan namumunga sa panahon ng taglamig, Brother Akaka. Punta ka sa Saudi, walang bunga yung palmera lumro. Namumunga yan during summer time. Ayun. So ang punto dito, si Kristo ipinanganak siya panahon ng
Tag-init. Tag-init. Which is panahon ng, ito yung tagbunga ng punong palmera, yung dates sa Maguindanao, yung Kayukulma. Oh, yun yun. Eh bakit naging December 25? In short, Quranically speaking, kapag Quran ang ating pagbabatayan, reject yung mali December 25. Mali yan. Bakit? Kapag December, sa panahon ngayon, sa Israel, is no time. Taglamig, bro. Maraming sunod. Kaya kinakanta pa ngayon eh. Snow, snow, snow. Diba? Winter, winter, ano ba? May kanta dyan eh. Winter World of Love. Grabe na mga ano yan, ha? Oh. Eh, marahil bro, hindi paniwalaan ng Kristiyano ito, bro. Dahil Quran ang nagsasabi. Oh, marahil hindi ang na paniwalaan. Paiwating ng Biblia, bro. Oh, punta tayo ng Biblia. Alamin natin sa Biblia kung tumutugma ba doon na hindi taglamig. Ang Biblia, wala rin namang sinasabi yung December 25, eh. Ganito po ang sinasabi sa Lucas 2. At simulan ko po sa 1 hanggang 8. Bantayan niyo pong maigi itong babasahin ko para kayo po ay hindi maloko ng mga pare natin. Yan talaga ang pinakanumero unong manloko eh. Totoo yan. Kasi kung hindi kayo naniniwala sa mga pare na yan, hindi kayo maloloko. Kaya tayo naloloko nila sapagkat naniwala tayo sa kanila. Kayo, ako hindi na eh. Kasi itong sinasabi ng Biblia, oh, tingnan niyo po. Lucas 2:1-8. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Caesar na magpatala ang buong sanlibutan. Ito yung panahon na si Kristo ipapanganak. Nagbigay ng utos ang emperador ng mga Romans, si Augusto Caesar. Ano ang utos niya? Magparehistro, magpatala yung mga tao sa kanyang Roma, sa kanyang imperyo. Magpatala, magparehistro ka. Imagine mo kung ang emperador, magbibigay ba siya ng utos during snow time? Anong klaseng emperador yun? Umuulan, magbibigay ka ng utos, lumabas kayo doon. Umuulan. Hindi naman siya ganun eh. Matalino yan eh. Tuloy natin. Dos. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador ng Syria. 3. At nagsisiparoon ang lahat upang sila ay mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. 4. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagin ay Bethlehem, sapagkat siya'y saangkan at lahi ni David. 5. Upang patala siya pati si Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. Ibig sabihin, that time, buntis si Maria. Kinuha ni Jose si Maria, pumunta sila doon sa Bethlehem kasi doon siya magpatala kung saan galing yung kanyang lahi. So doon sila pumunta kasama si Maria na buntis. 6. At nangyari, samantalang sila'y nangaroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. Ah, ito na, manganak na. 7. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Pagdating nila sa Bethlehem, brother, wala ng bakanteng mga hotel doon. Puno na ang mga lodging house. Yung mga hotels, fully booked. No? Yung mga motel, ganun din. Kahit yung mga bahay na hindi nagpapa-rent, room for rent, wala rin bakante. Sapagkat maraming dumating doon para magparehistro. Oo. So nangyari ngayon, si manganak na si Maria. So si Kristo doon nanganak sa, si Maria doon ipinanganak na si Kristo sa pasabsaban, manger. Yung pasabsaban, ito po yung lugar ng mga hayop. Diyan natutulog, diyan kumakain yung mga hayop. Pwede ba diyan sa mga, para makikita mo sa mga daanan, yung mga ginagawa mga, ano nila na si Kristo yung pinanganak sa manger, kasama yung mga hayop. May kambing. Oo, kambing, may baka, diyan. Diyan daw yung pinanganak si Kristo, ayon dito. Kasi nga wala ng lugar doon sa mga hotels,
lodging house, no, walang mga sweet room na makuha, brother Matt. Kaya doon sila napunta ngayon. So, para magparehistro sa Bethlehem. Otso, ano ang nangyari habang si Kristo ay ipinanganak? Ito ang nangyari. At may mga pastor ng tupa sa lupain din yaon na nangasaparang. Ayun, take note. Yung mga pastor ng tupa, ibig sabihin yung mga shepherd, yung nag-aalaga ng tupa, that time nung si Kristo ipinanganak, saan sila? Nandoon sila sa parang, hindi doon sa parang Maguindanao, kundi ito yung disyerto, brother na papa, no? Disyerto yan, yan kasi ibig sabihin yun eh. Sa yan yung nasa parang desert. Nagantuko dyan bro, desert. Oo, o hindi yung doon sa unahan ng Sultan Kudarat. Nandoon sila sa disyerto. Sino ang nandoon? Yung mga pastor ng tupa, anong ginagawa nila? Pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Doon sila nag-overnight. Binabantayan nila yung mga tupa nila. Can you imagine kung yan ay snow time? Ano mangyari sa mga pastor? Giginamin lang sila. So, maging ayos din sila. Maging ayos sila bro. Sa mga tuwid, dahil nangyari ito, na ang mga pastor ay nasa parang, at pangalawa, ito'y panahon ng pagpapatala sa Imperyong Romano. Ito'y hindi snow time. Walang snow, brother Akaka. Walang snow. O, di ba isang maliwanag na panluloko po ng ating mga pare ito na ginagawa nilang December 25 ang birthday ni Jesus Christ? Yung pala, hindi pala December. Hindi pala 25 ng December. Hindi rin snow time. Kundi ito ay masasabi nating summertime. Oh, tumutugma ngayon sa maluwalhating Quran. Di ba niloloko nila tayo? Sino ang gumawa ng December 25? Nako, ito. Ito, meron akong research dito, brother Kakao. Tungkol sa December 25. Ayon dito, may tanong. Ang tanong is, ano ba talaga ang petsa ng pagkapanganak ni Kristo? Ayon sa www.whychristmas.com, pwede niyong tingnan din, whychristmas.com. Sabi dito, the date of Christmas. No one knows the real birthday of Jesus. Allah. Hey, walang nakakaalam. No one knows. Walang nakakaalam. Sino man. The real birthday of Jesus. Ay, false pala talaga itong December 25. Oo. Nilagyan pa talaga ng real birth. Yes. No date is given in the Bible. Tama po yan. Walang petsang binibigay ang Biblia. Ganun din ang Quran. So, why do we celebrate it on the 25th December? Yun ang tanong niya. Bakit natin sineselebrate sa ika-25 ng December kung hindi pala yan ang birthday ni Kristo? Ito, the early Christians certainly had many arguments as to when it should be celebrated. Also, the birth of Jesus probably did not happen in the year 1, but slightly earlier, somewhere between 2 BCE, BC, or 7 BCE, or BC, ito yung before Christ. Now, the first recorded, ito na, yung unang naitala, the first recorded date of Christmas being celebrated on December 25th was in 336. Astaghfirullah. Nagsimula lang pala itong record, unang naitalang pag-celebrate ng December 25 as birthday ni Jesus noong 336. Si Kristo ipinanganak noong unang century. Ito ay nasa ika-apat na siglo na. Oh, ika-apat na siglo. Si Kristo nasa unang siglo ipinanganak yon. Doon pala nagsimula. Kailan ito? 336, during the time of Roman Emperor Constantine. He was the first Christian Roman Emperor. Alam na mga pari yun eh. A few years later, so ilang taon naman ang lumipas, Pope Julius I officially declared that the birth of Jesus would be celebrated on the 25th of December. Ito palang si Santo Papa na si Julius I
ang official na nagdeklara na kayong mga Kristiyano mag-celebrate kayo ng December 25. Tao pala ang gumawa nito, Brother Akaka eh. Hindi pala si Kristo eh. Kaya pala wala sa Biblia, wala sa Quran. Oh, ginawang December, saka sila-sila lang pala talaga. Oh. There are many different traditions and theories as to why Christmas is celebrated on December 25. A very early Christian tradition said, ito, maganda, ito mga naunang mga Kristiyano, yung tradisyon ng mga naunang Kristiyano. A very early Christian tradition said that the day when Mary was told that she would have a very special baby, Jesus, was on March 25, patay tayo niyan, hindi pala December, oh. March 25, oh. Summer din siya, bro. Oh, 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 bakasyon ito sa Pilipinas, eh. Oh. Summer din, bro. Summer. And it's still celebrated today, until now. On the 25th March, 9 months after 25th March is 25th December. March 25th was also the day some early Christians thought the world had been made, and also the day that Jesus died, and when he was an adult. Grabe, no? So, yung mga naunang Kristiyano pala, hindi pala December 25 sa kanila eh, kasi March 25. Summer yan yan. Allahu Akbar, oo. Oh. Ang layo-layo. Oh, December 25 might have also been chosen because the winter solstice and the ancient pagan, ito na, Roman mid-winter festivals called Saturnalia, and Dies Natalis Solis Invicti took place in December around this day. Ito yung mga rason pala kung bakit yung December 25 may celebration dyan, dahil sa tinatawag na winter solstice. No, ano itong winter solstice, Brother Matt? Ikaw nag-aral ka sa science, alam mo ito. Ito yung mga celebration nila, yung tinatawag nila kapag ka winter solstice, meron silang celebration na tinatawag na Saturnalia. Saturnalia. At yung Dies Natalis Solis Invicti. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, Dies, Brother Alcaca, Solis Invicti, ito yung dito yan eh, the unconquered son, the birthday of the unconquered son. Birthday daw ng unconquered son. Na ang tinutukoy na unconquered son, ito yung si Mitra, isang Roman sa paganong diyos-diyosan ng mga Romano, si Mitra, sa relihiyong Mitraism, yan. Oh. So kapag ka winter solstice, winter, taglamig yan. Oh, taglamig. No? So sineselebrate nila yan. So that falls on December 25. So nakita ng mga pari na madali nating makumbinsing maging Kristiyano itong mga pagano, kapag itong kanilang December 25 na celebration nila, ay gagawin nating yan din ang pa-birthday ni Jesus Christ. Kasi ang mga Roman, yung mga paganong mga Romano, nagse-celebrate sila ng December 25 dahil yan ang birthday ng kanilang sun god na si Mitra, na tinawag nilang, yun, yung binasa natin kanina, yung Dies Natalis Solis Invicti, the birthday of the unconquered son. Sabi ng mga pare, si Jesus Christ, ano rin man yan eh? Unconquered son din man yan eh. Oh, son of God pa nga yan eh. Oh, di ba? O hindi, tamba. Oo. O yung mga pagano, madaling na kumbinsi na mag-Kristyano. Dahil nga, sa istilong ganito. O pinakauna na kumbinsi pa nila, yung emperador ng Romans eh. Sino yon? Constantine. Sabi niya, the first Roman Christian. Kristiyanong emperador. O, di po ba? So, nakita nila na effective ito. That is why, gideclare officially ni Pope Julius I, December 25 as the birthday of Jesus Christ. Pero, hindi alam ni Jesus Christ yun. Astagfirullah. Ni hindi nga mabasa sa Biblia. O, ito pa, mas malupit. Sa panahon natin ngayon, aba, itong Santo Papang nag-resign, sino ba yun? Benedict XVI, yung nag-resign na Santo Papa, nagbigay ng
kanyang direktang pahayag sa kanyang aklat na sinulat na yes, nagbigay ng fatwa, parang ganun, na si Jesus Christ hindi naman talaga ipinanganak sa December 25. So in short, kapag ka ikay nagse-celebrate ng December 25 as birthday ko ni Jesus Christ, ang sineselebrate mo actually hindi yung birthday ni Jesus Christ, kundi yung birthday ng Romanong paganong Diyos, Diyosan, ng pangalan ay si Mitra. Imagine? Kaya sabi ko kanina, itong December 25, ito'y punong-puno ng paganong paniniwala. Sir, Allahu Akbar. Nandyan pa yung si Santa Claus. Wala rin sa Biblia. Tapos lalaki pala. Akala ko yung Santa, babae yan, Mother Kakay. Kasi Santa, di ba? Ano, Santo Papa. Siyempre lalaki yun. Santo Claus. Eh, ngayon, nakita ni Santa. Isipin natin, babae ito. Yun pala, aba. Eh, may balbas pala. Santo Pero baka Claus, nagkamali lang tayo, babae pala siya. Pwede rin namang may balbas ang babae, ay, no? Oo. Oo. Punong-puno ng maling paniniwala. Ito pa, aba, magsisimbang gabi ka sa umaga. Madaling araw yun, bro. Ginagawa sa madaling araw. Hindi dapat gawing simbang umaga, simbang gabi yun. Simbang madaling araw. Simbang madaling araw, di ba? Kasi nga, simbang gabi. Mm-hmm. Ay dapat kung simbang gabi, ginagawa sa gabi. Sa gabi. Pero ang nakakatawa, yung simbang gabi, ginagawa sa umaga. Umagang umaga, bis na bis ang mga katolikong kababayan, huwag po kayo masasaktan. Ito po ay katotohanan, ginagawa namin ito para po matulungan namin kayo na maimulat ang ating mga mata sa katotohanan. Gumigising ka ng madaling araw, tatanungin ka ngayon ng nanay mo, saan ka pupunta? Magsisimbang gabi po ako. Anong oras ngayon? Alas 4, madaling araw. Allahu Akbar. Anong klaseng paniniwala ito? Anong klaseng paniniwala itong itinuturo sa Allahu Akbar? Matindi, no? Oh. Matindi ba dahil kayo? Eh, dadagdagan pa natin. Tingnan nyo. Eh, di ba sabi, ipinanganak si Kristo sa pasabsaban? Pasabsaban. Oo. Oh. Ayun, ginagawa pa ng ano yun eh. Itong ating mga katolikong mga kaparin, gumagawa ng mga ribultong merong, yung si Kristo daw na sa pasabsaban ipinanganak eh. May mga tupa. Oh. Eh, ito sa Biblia, tingnan natin kung saan ipinanganak ba dahil kaka, ha? Ito maganda, sa pasabsaban ba? Ganito ang sinasabi sa Mateo. Take note nyo po. Mateo 2 at ang talata ay 11. Tingnan natin kung saan si Kristo ipinanganak. Simulan ko siguro sa 10. At nang makita nila ang bituin ay nangagalak sila sa nang di kawalang galak. At nagsipasok sila sa bahay! At nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Ba? Hindi naman sa ano, bro? Sabsaban. Bahay. Sa bahay. Imagine, contradiction na naman, ano po? Tagal na member sa hospital na. Eh, okay lang, sa hospital. Wala sa hospital delivery na. Room. Oo. Eh, walang ang bakante. Walang bakante. Diyan mismo makikita mo na tayo ay harap-harapang niloloko ng ating mga pare ang loko diyan, sila yung dahilan kung bakit nandoon. Yes, kaya itong mga kababayan natin, mga Kristiyano, actually wala ito silang mga kasalanan tungkol sa pag-celebrate ng Christmas. Kung mag-celebrate sila ng Christmas, kasalanan na 'yon. Pero ibig sabihin, yung kung bakit inyo ginawa ito, ang masisi natin dahil sa gawaing ito, sa tradisyong ito, ang masisi dito, hindi yung mga kababayan natin, mga Kristiyanong inosente, kundi itong mga pare. Dahil sila ang nagturo niyan eh. Sila ang gumawa niyan eh. Yung mali itinuro nila sa kanilang mga membro. Allahu Akbar. Sana ang ituro yung totoo. Pero kasi darating talaga ang panahon na hindi lahat maniniwala ba akaka sa kasinungalingan eh. Tulad natin, ako dating Kristiyano, namulat tayo sa katotohanan, nakita ko, naku po, napakalaking ano yan, napakalaking paganong celebration yung December 25 na yan. Hindi dapat gawin ng isang taong naghahanap ng kaligtasan.
gusto maligtas, huwag kang mag-celebrate ng Christmas 25. Pero alam mo, nalungkot ako dito sa atin, sa lugar natin. Bakit? Kasi hindi nagpahuli yung mga kababayan natin, mga kapatid natin mga Muslim eh. Aba kanina, nagpagupit ako, brother Akaka. Walang tao doon sa barbershop. Pero merong isa. Sabi ko, saan ang mga barbero dito? Sabi ng isang Maguindanao na barbero, ah, pasensya ka, bu. Sir, kasi, kuha na. Sabi niya, nakatulog kami, mga alas dos na sa kuha na, madaling araw. Kaya nag-Christmas party kami. Nag-Christmas party daw sila. Allahu Akbar. Mga Muslim kami, ha? Pero nag-Christmas party kami. Oh, nakikiuso na rin, no? Allah, maliyado nila. Yan ang katotohanan, napaka sakit isipin. Katotohanan talagang nangyayari. So itong palatuntunan namin, hindi ito para manira po. Sinasabi namin ito para kayo mismo ay makarealize. Isipin niyo mabuti yung mga sinasabi namin. At malalaman ninyo na matitimbang ninyo kung dapat bang paniwalaan o hindi. After all, itong mga pare, naku, pera-pera lang yan. Mas maraming membro kasi, mas maraming pera. Mas maraming. Mas maraming abuloy. Mga ikapo. Iwan ko itong mga pare, hindi nagsasawa sa pangungulikta ng abuloy sa kanilang member. I need connection. Ito pang nakapagtataka, kasi ang birthday daw ni Jesus Christ, December 25, constant every year. Every year, December 25, constant. Pero yung araw ng pagkamatay ni Kristo, every year, nagbabago. Tingnan mo, minsan ang araw na ipinako si Kristo sa cross, yung sinatawag nila na Holy... Semana Santa. Semana Santa, minsan March, minsan April, minsan May. Oh. Ibig sabihin, ilang beses ba si Kristong namatay? Bakit pabago-bago ang petsa? Pero yung birthday, isa lang. O di ba nakakalito? Isipin nyo lang po. Ang ibig sabihin, bro, kung gano'n may palit-palit, ibig sabihin si Jesus Christ hindi namatay. Oo naman. Hindi siya namatay, brother. Yan ang katotohanan. Another topic yan. Ha? Maganda yan, inshallah. Eto, sunod question tayo, brother Akaka. Ito ay galing kay Signol Mu'minin. Aba, uy. Signol Mu'minin. Sabi niya. Mu'min talaga. Assalamualaikum, Bro Khalid. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Kulungan ng mga mananampalataya. Oo nga, no? Ako po si Abdul Ghani Ahmad. Okay. OFW from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Assalamualaikum sa mga taga-Riyadh. Isa po ako sa masugid ninyong taga-subaybay ng programa ninyo. May tanong po ako sa inyo. Ano po yun? Saan pumabasa sa Quran ang Isra wal Miraj ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At saan din pumabasa sa Biblia na mention ang Propeta Muhammad? Okay. Kung sinasabi mo kung saan mababasa sa Quran yung Isra wal Miraj, yan po ay mababasa natin sa Sura Al-Isra, no? At ang aya ay 1. Ganito po ang sinasabi. Ano po? Alas dos na. Alas dos na, brother Akaka. Hindi tayo pwedeng magpatuloy. Napitin yung tanong. Anyway, kay brother Abdul Ghani Ahmad, yung tanong mo, hindi ko kasi nakita yung wala kasi ano doon. Sige lang. Anyway, next, ano na lang, brother Signol Mu'minin, next program na lang siguro itong ano mo. Itong tanong mo. Sigurong next program, inshallah. Kasi kung mag-subra kayo, magkukulong kami. Sayang, no? Anyway, wala tayong magagawa dahil dumating ang oras natin at tayo ay kailangang magpaalam na. Ako po, sa pangalan na ating mga kasama, Brother Akaka, maraming salamat. Brother Matt, dumating ka at sa kasama mo. Ako po ay humihingi po ng patawad kung sakaling may mga bagay po na aking nasabi at maaring ito po ay masakit sa inyong pandinig, humihingi po ako ng sorry, paumanhin. Hindi ko po layunin na kayo po ay aming kutyain, kayo po ay aming ipahiya o manginsulto, ano po. Ang amin po dito ay ang maipahayag namin sa inyo kung ano ang tunay, totoong aral
ito po ay makakatulong sa atin. Buksan lang po natin yung ating isip. Ang ating gamitin natin yung ating rason. Huwag po tayong bastang-bastang maniwala, basta-bastang maniwala sa ating mga pare, maging sa amin. Pwedeng huwag kayong basta-bastang maniniwala sa amin, maliban na lang kung ano yung mga sinasabing may mga batayan. Doon kayo maniniwala. Hindi ko rin man sinasabi na maniwala kayo sa akin. Dito tayo maniwala sa mga binabasa namin. Sapagkat hindi kayo maliligaw dyan. Inshallah po, itong palatuntunan namin, sana maging daan para katulad ninyo ay makita din ninyo ang tamang paniniwala. Hindi po kami magsawa na kayo po ay aanyayahan sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Siya po ang totoong Diyos. Siya po ang dapat nating sambahin o simbahin, inshallah. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itanong mo kay